Dalawang street sweepers ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority ang naaksidente sa Aurora Underpass sa Quezon City. Bukod sa mga street sweeper, nahagip din ng van na minamaneho ng isang off-duty na pulis ang isang SUV. Nangako naman ang tulong sa mga biktima ang nakabundol. May report si Chino Gaston. Ito ang bumungad sa GMA News habang padaan sa EDSA Aurora Underpass pasado alas 8 kaninang umaga. Naggalat sa daan ang basura mula sa tumilapo na kariton ng mabundol ang dalawang street sweeper ng MMDA na sina Renato Bakian at Christina Carion. Dalawang sasakyan rin ang nakahambalang sa kalsada. Ang puting van na ito minamaneho ng off-duty policeman na si PO3 Faustino Tabilino. Sa pagtatangka niyang iwasan ang mga street sweeper, nahagip naman ng van ang SUV na minamaneho ng foreigner na si Peter Riester. Isinugod sa East Avenue Medical Center ang dalawang biktima. Si Bakian may sugat sa ulo at bali ang kanang binti. Si Carion may iniindang sakit sa balakang pero kalaunay na-discharge sa ospital. Ako muna sa likod niya, nagwawalis po akong ganun. Tapos bigla na lang pong may gumanunusak, sumalpo ko sa akin. Ayon sa investigasyon ng QCPD, hindi umano napansin ni PO3 Tabilino ang dalawang street sweeper. Bigla daw pong may tumawid na nakakarito, may nagtutulak ng karito. At saka, although iniwasan niya po, tinamaan pa rin. Dinala ang mga sasakyan sa Sector 3 ng QCPD Traffic Bureau. Tumangging magbigay ng pahayag sa media si PO3 Tabilino, pero nangakong sasagutin ang lahat na gastusin sa ospital at mawawalang sahod ng dalawang street sweeper habang sila'y ginagamot. Chino Gaston, GMA News.